Welcome back sa ating video, mga kaibigan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang nangyari sa kaso ng dating sikat na kontrabida na si Dennis Roldan. Pero syempre, bago muna tayo magsimula at kung bago ka palang sa channel ko, ay baka pwede namang makahingi ng subscribe at pindutin mo na din ang notification bell. At syempre, pakilike mo na din ang ating video. Si Mitchell Yap Gumabo o mas nakilala bilang si Dennis Roldan ay isa lang naman sa mga naging matulis at magaling na kontrabida noong dekada 80. At sinasabing noong bata pa lang siya ay maaga na siyang namulat sa buhay dahil bukod tanging ang nanay lang nila ang nagtaguyod sa kanilang apat na magkakapatid. At bata pa nga lang sila ay hindi na nila nakapiling ang kanilang ama dahil sa may iba na nga din itong pamilya. At ayon nga kay Dennis Roldan ay sinasabi niyang ang kalsada ng Camias, Quezon City ang naging daan para siya ay makapasok ng showbiz. Noong makita at madiscover siya dito ng batikang aktor na si Joey Goseng Piao. At sinasabi namang si Mars Rabilo ang nagbigay sa kanya ng screen name na Dennis Roldan na lalong nagpasikat sa kanya. At noong 1979 nga ay bumida siya sa kanyang unang pelikula na Kambal sa Uma na talaga naman tuluyang nagpasikat at humatak sa kanyang karera. Pero kung hindi nyo din na itatanong, mga kaibigan, na bago pa siya sumikat at mapunta ng showbiz ay dati na din siyang isang magaling na basketball player. Kung saan ay naglaro nga siya sa Trinity College hanggang sa nakitaan ng potensyal at na-drop sa PBA ng Ginebra team noong 1983. At kasabay na nga noon ay ang pagtungtong niya sa mundo ng politika hanggang sa naging congressman siya noong 1992 hanggang 1995 sa 3rd District ng Quezon City. Pero sa kabila nga ng matagumpay niyang karir at buhay politika, noong taong 2005 ay nasangkot si Dennis Roldan sa pinakamalaking skandalo ng kanyang buhay. Kung saan sinasabing noong February 2005 ay dinukot ng tatlong armadong kalalakihan ng isang batang Pilipino-Chinese habang papasok ito sa isang eskwelahan sa Pasig. At dito ay pinaniniwala ang si Dennis Roldan ng mastermind sa likod ng kaso, kung saan ay sinasabing nakipagnegosyasyon sila sa pamilya ng bata at humihingi nga sila ng halagang 250 milyon pesos na ransom. Pero dahil sinabi nga ng mga magulang ng bata na wala silang hawak na ganong kalaking halaga, ay mas napababa ang deal na ransom at naging 3 milyon na lang ito. Pero sa kabila nga ng kanilang negosasyon ay walang kamalay-malay ang grupo ni Dennis Roldan na habang kinakausap nga nila ang pamilya ng bata ay dito na pala sila pinaplano para hulihin ng mga otoridad. Hanggang sa makalipas ang 11 araw ay tuluyan ang narescue ang bata sa isang safe house sa Cubao at dito ay isa-isa nang nahuli ang mga suspect na sina Dennis Roldan na mastermind sa kaso, Adrian Domingo, Rowena San Andres at ang iba pa. At ayon nga sa panayam ni Dennis Roldan ay dito nga niya kinuwento at sinabing ang kasintahan niyang nagngangalang Suset Wang ang talagang nag-udyok sa kanya para gawin ang ganong kaso. At sinasabi nga ding itong si Miss Suset Wang ay malapit na kaibigan din pala ng nanay ng biktimang bata. Subalit sa kabila nga ng mga pahayag at sinabi ni Roldan ay tuluyan na palang naglaho ang kasintahan niyang si Miss Wang at hindi na natagpuan na pinaniniwala ang nagtaguna at nakalabas na ng bansa. Samantala noong July 2006, matapos ang halos isang taong pagkakabilanggo sa Pasig City Jail ay pinayagan ng makapagpiansa si Roldan sa halagang kalahating milyon para pansamantalang makalaya. Subalit noong August 2008 ay positibong itinuro at kinilala si Dennis Roldan at ang mga kasama nito bilang pangunahing suspect sa kaso. At makalipas nga ang halos siyam na taon noong August 2014 ay tuluyan nga napatunayan na si Roldan at ang mga kasama nito ay guilty sa kaso at nahatulan nga sila ng reklusyon perpetua. At bukod pa nga doon ay pinagbayad sila ng pamilya ng bata ng halagang 300,000 para sa mga danyos at mga napinsala ng mga ito. Aminado nga din si Dennis Roldan na ang pagkakakulong niya ang naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang buhay at karir. Pero sa kabila nga ng malungkot na naging hatol sa kanila ay sinabi niyang wala siyang pinagsisisihan dito. Dahil ayon kay Dennis ay sinasabi niyang ito daw ang naging blessing sa kanya para mas makilala niya lalo ang Panginoon at mas lalo siyang mapalapit dito. At bukod pa nga doon ay naglilingkod na nga siya bilang pastor upang makapagbahagi ng pananampalataya sa mga tao at kapwa inmate sa loob ng kulungan. At syempre para makapagbigay ng bagong pag-asa sa mga tao na nakakasama niya sa loob. Sa ngayon ay patuloy pa din si Dennis Roldan sa kanyang mabuting gawain sa loob ng kulungan. At patuloy pa din niyang pinagbabayaran ng kanyang kaso habang patuloy pa ding nakasuporta ang kanyang pamilya sa kanya. At dito na magtatapos ang ating kwento.
At uulitin ko lang na huwag ka nang mahiyang mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell. At syempre, pakilike mo na din ang ating video. Maraming salamat mga kaibigan!